So dito pala sila mga bok, nagtatago. Good morning mga bok. Gaya na pangako ko nung nakarang vlog, ay pupunta kami ng Vancouver para maghanap ng mga cherry blossom. So lahat po ng destination na pwede namin puntahan ngayon para makita yung mga cherry blossom ay pupuntahan po natin. Ayan. So nandito kami ngayon sa Maple Meadows Terminal. So mag West Coast train kami. Pero ngayon holiday pa rin kasi Easter Monday. Ayun, happy Easter pala sa lahat. Ayan. Yan po, nabago yung schedule ng West Coast ngayon. Instead na 6:50 yung arrival ng West Coast ay 6:25 na. So mas maaga. Kaya maaga din kami ngayon. Para pagdating doon sa Vancouver ay makahanap natin agad yung mga cherry blossom. Ayan. So dito tayo ngayon sa West Coast Preston Terminal. So alas 6 pa lang po ng umaga, so madilim pa. Ayan, kita nyo naman sa background natin. Ayan. So as usual, malamig pa rin po ngayon. Nasa 1 degree to 8 degree yung temperature. Kita nyo naman, umuusok yung hinga ko, diba? Oh. Kaya yung suot ko ngayon, doble-doble. May jacket, may polo long sleeve at saka sweater. Ayan. So ngayon magtatap na tayo. Magtatap tayo dito sa platform. Magbabayad muna tayo. Dito po tayo magtatap. Pag magsasakay kayo ng West Coast sa express train. Ayun. So tapos na. Pwede ka na pumasok dito sa loob. Ayan. So sa mga hindi pa po nakakita ng video ko na sumakay kami sa West Coast Express Train, check nyo lang po yung video ko nung nakaraan, yung pumunta ako ng Vancouver at pinuntahan ko yung mga film site ng 50 Shades of Grey. So scroll down nyo lang po dun sa mga videos ko, hanapin nyo po yung 50 Shades of Grey film location. Dun din po, dun din po yung feature, sumakay ako dun sa West Coast Train. Ayan. Yung mga maple trees dito, wala pa pong mga cherry blossom. Pero hopefully, doon sa Vancouver, mayroon na. Kaya, i-check natin mamaya. So, see you soon mamaya mga bok, pag nasa Vancouver na kami. So, andito na kami sa loob ng West Coast train. So, recap ko lang, ito yung loob. Kasi yung nakaraang video, hindi masyado nakita. So, nasa taas po kami banda. Ayan. Ito po yung loob ng West Coast Express Train. Yun nga, andito na kami sa Vancouver. So sumaglit lang kami ngayon sa Starbucks para bumili ng kape. Kasi nga, ang lamig pa rin. Kaya kailangan namin magpainit ng katawan ng sikmura. Kaya yun, bumili muna kami ng kape. May nakita ko malapit na cherry blossom dito, kaya yun yung pupuntahan natin muna. So location is dito sa Gastown. So nakikita nyo, yan yung Gastown, ayun. Yung steam clock. Ayun yung steam clock sa likod. Yan. So isa sa tourist sa spot dito is itong steam clock. Ayan. So i-feature ko ito sa ibang video ko para may ma-inform ko lang kayo. Ayun. May separate video tayo dyan. Kasi paano ko next vlog ay i-video natin yung mga film site ng movie na First Love. Yan yung movie ni Bea Alonso tsaka ni Aga Mulak. So 2018 na movie nila. Ayan. Papaliwanag ko doon kung ano yung involvement nitong steam clock na to sa next vlog natin. Ayun. Kape tayo mga bok. Starbucks. Kasi ito lang yung bukas ngayon. Masyado pang maaga para magbukas yung mga Tim Hortons. Kaya Starbucks na lang muna. Ayan. So, punta tayo ngayon sa Cherry Blossom dito sa area ng Gastown.
May nakita ako kanina, yun sa Skytrain, sa West Coast train pa kami. So, titingnan natin yung saglit. So, location, Gastown. Ito na area mga bok. Ito lang yung nakita kong cherry blossom. Kulay green, green-white siya. Ayan. The rest, wala pang mga bulaklak. So, located siya sa Gastown. Ayan. So, next destination natin, punta tayo ng Stanley Park or City Hall. Doon. So, papunta kami ng Stanley Park sana. Dito dumaan kami ng Canada Place. Ayan yung Canada Place. Then, dito po sa Burrard Street. Ayan, Burrard Street. So, may cherry blossom dito. Ayun, makikita nyo dito sa may sa Vancouver Visitor Center Rogue Kitchen Wet Bar. Meron ditong cherry blossom. Ayan. Ayan po yung cherry blossom dito na area. Pero yung iba wala pa. Mga butil pa lang. Yan kung nakikita nyo. Wala pa siyang bulaklak. So pink po yung kulay ng cherry blossom dito. So kung 11 types po pala yung mga cherry blossom. So may 11 na klase ng cherry blossom. So pupost ko po sa link ko sa description yung mga iba't ibang uri ng cherry blossom para malaman nyo po. So dito kami sa Burrard Street mga bok. So ito lang yung cherry blossom dito, nag-iisang puno. Ayan. So Burrard Street. So mga siguro 2-3 minutes away dun sa cherry blossom kanina. So sa Stanley Park mga bok, wala pang cherry blossom, pupunta kami dun. So ito yung cherry blossom dito sa Burrard Street. Ayan. So kulay white siya. Ayan. So check natin sa Burrard Station. Kasi pumunta kami ng Kitsilano. Baka may cherry blossom din dun. Alas 9 na ng umaga. Itong Burrard Street, famous sa street to dito sa Vancouver. Famous sa mga movie film sites, yan. Ay, may isa pa dun. So may isa pa ako nakita mga bok. Ayun. Sa Burrard Street pa rin. Yan, Burrard Street. So dito pala sila mga bok, nagtatago. Burrard Street mga bok. So mga 20 step away yung kanina. Ayan mga bok, kita nyo naman. So kulay violet siya na may pagka white and pink. Dito sa Burrard Station nyo siya makikita. Ayan mga bok, kita nyo naman. Then dito din meron. Dito sa area dito. Ayun, so kung gusto yung pumunta dito, Burrard Street lang. Tabi ng Burrard Station. So, nandito siya. Ayun, hanggang doon, ang ganda, ang dami. Siguro mga nasa mga 20 na puno ng cherry blossom dito. So marami din nagpipicture dito mga bok. Ayan, so nandito pala yung mga cherry blossom. Ito may mas may mababang puno dito. Ipipicture natin na mas malapit. So nasa Burrard Station mga bok. Ayan mga bok. Itong mga to, by end of April, wala na itong mga to. Or first week ng May.
malalagas na itong mga to. Kasi yung iba, may mga ano, parang dahon na siya, yung mga green. Lumalabas na yung mga dahon. Ayan. So, nandito na kami sa Burrard Station. Dito rin kami sasakay ng bus papuntang Kitsilano. So, atak tayo sa Kitsilano. Yun yung last destination sa Vancouver. Tapos, pupunta tayo ng Burnaby. Kasi sa Burnaby, sa Brentwood Mall, malapit doon, may cherry blossom din doon. So, ayan mga buhok. Kitang-kita nyo naman. Ayan yung pambato ng Vancouver ng mga cherry blossom. So mga bok, napadaan kami dito sa Vancouver Art Gallery. So papasilip ko lang, soon mga bok, abangan nyo sa mga next na vlog ko. I-feature natin film location ng movie ni Aga Mulak at saka ni Bea Alonso. So papakita ko to sa inyo, Vancouver Art Gallery. May scene dito si Edward at saka si Aga Mulak, si Edward Barber at saka si Aga Mulak. So ito yung film site. So ayan, so diretso na kami ng Kitsilano, sakay kami ng bus. So kita-kit sa Kitsilano mamaya. Mga bok, dito na kami sa Kitsilano. So ito lang yung puno na nakita namin ng mga cherry blossom. So ito po yung cherry blossom niya. Kulay pink na may pagka-white. Ayan. So yung ibang puno po dito, wala pang mga cherry blossom. Ito lang po yung nauna. Yan po. So ganito po siya pang malapitan. Ayan. Ayan, nahuhulog na sila. Ayan, so next destination namin, Burnaby. Malapit sa Brentwood Mall. Papunta kami ng highway. Napadaan kami dito sa 10th Avenue. Sa Kitsilano pa rin. So mayroon pa dito isa. Isang puno na may cherry blossom. Same lang siya nung doon sa unahan. So ito 'yung sinasabi ko mabok. So nagiging dahon na siya. Yung ibang bulaklak, ayan. So medyo matagal na 'tong cherry blossom na 'to. Siguro nasa mga 2 weeks na 'to dito or 3 weeks. Ayan 'yung mga dahon. Nagsimula na siyang magdahon. Ayan. Rin sa Fear Street. Pag napunta kayo ng Kitsilano, hanapin nyo lang itong Fear Street. Tapos W 10th Street. Makikita nyo yung ibang mga cherry blossom. Andoon, mga bok. Pero, nasa loob siya ng apartment. So, hanggang dito lang tayo. So, nakikita nyo naman sa video, di ba? Yan po yung mga cherry blossom. Diyan sa loob. Ayan. So, napakagandang tignan. Same type lang siya ng cherry blossom, white and pink color siya na may pagka violet. So combination siya ng tatlong colors. Ayan. So dito sa Kitsilano, madami dito.
gusto yung pumunta, W 10th Street and Fear Street. Ayan. Mga bok, andito namin sa Burnaby from Vancouver. So bumaba kami sa Brentwood Station sa Expo Line. So ito po yung Brentwood Mall. So haharapin po namin yung last destination namin ng mga cherry blossom. So isa po ito sa pinamalaking mall dito sa Burnaby. Ayan. So bababa na kami. Pupunta kami sa last destination bago kami umuwi. Ayan mga bok, last destination, Burnaby. Harapan ng Costco. So ayan, ang daming cherry blossom dito. Ayan, nakikita nyo. Palibot dun. Ayan. Ayun. So pag nagawi kayo ng Burnaby, hanapin nyo lang yung Costco. Makikita nyo yung mga cherry blossom. Dito ang dami. Paikot hanggang dun. Ayan, kita nyo naman. So medyo nawala ako kasi yung pagpumunta ka dito, pag nilakad mo lang, malayo talaga galing ng bus station ng SkyTrain. So ayan yung last destination natin. Yun po yung mga cherry blossom area dito sa Vancouver. So merong Burrard Station dito sa Burnaby, then Kitsilano. So pag gusto nyo pa pong malaman yung ibang mga destination, magpo-post na po ako ng link sa description ko below para sa ibang pang information, kasi hindi namin mapuntahan yung iba eh, kasi kapos na kami sa oras. Ayan, so yung shoutout natin, abang-abang na kayo mamaya, mag-shoutout tayo. So ayan mga bok, sana nag-enjoy kayo sa ating cherry blossom adventure. At ayun na mga bok, yung mga cherry blossom adventure natin ngayong araw. Sana po ay nag-enjoy po kayo kahit na limited lang po yung napuntahan namin. Kasi nga yung mga malalapit lang na mga cherry blossom yung pinuntahan namin. Pero magpo-post din po ako ng link sa description ko para makita nyo po yung mga iba pang mga location ng mga cherry blossom sa Metro Vancouver area. At yun po, habang pauwi kami, ang dami po talaga namin nakita mga cherry blossoms sa paligid nung nakasakay kami ng SkyTrain. So marami po talagang mga cherry blossom dito, lalo na sa mga area, sa mga bahay-bahay na area dun sa Vancouver. Ang daming mga cherry blossom. Pero hindi na kami nakapunta kasi nga mahirap din puntahan yung mga street na yon, hindi kayang ibas. So ayan, so mag-shoutout na tayo dun sa nag-comment nung nakaraang video doon sa may exercise bike na video. So una sa listahan natin, si Rich Rich TV Studio. Ayun, sabi niya, ayos yan bok, by summer macho ka na at dami na lalo chicks. Ingat lagi bok and more fun sa adventures mo po. Ayun. So itatry natin maging macho. Macho gapito, pero parang malabo kasi summer malapit na, ilang months na lang. Hindi kakayanin yun. Kaya imposible. Then next, I see Willany Vlogs. Si Willany Vlogs, I see Marnie's vlog pa rin. Ayan, sa mga taga-suporta niya, please visit her vlog. Mga cooking tips andoon, mga new cooking videos. So sabi niya dito, nice book, gawa ka na workout routine. Stay fit and healthy, stay safe. Oh, salamat sa comment mo. Yan, ayun nga, magiging healthy na tayo nito. Magiging aware na tayo sa kalusugan natin ngayong pandemya pa. So, doble ingat. Then sa new subscriber natin, kay Melissa Castro, thank you sa pag-subscribe. Yun po yung misis ni Ralph Castro. Nakaklasiko na nasa Kingdom of Saudi Arabia. Yan, salamat sa pag-subscribe sa akin. Ang next ay si Jessa May, 50-50. Magiging macho na nito si Bok. Hehe. Nice exercise. Mabuti ang ganyang maging healthy. Yeah, tama ka talaga. Kailangan maintain na yung kalusugan natin. Next is si Marian Macabeo. Sabi niya, wow, mapayat ka na siguro niyan. Gayem. Araw-arawin muna lagi.
muna. Ingat lagi, God bless, diet-diet na rin po. Tama, diet-diet na rin kasi sa kinakain din natin kaya tumataba tayo. So sinabi dito, gayem is Ilocano word for friend, yan. So Ilocanan din yan siya. Then next si Bea Alonsome, macho guapito na si Kuya Bok. Hehe, sulitin muna kuya. O sulitin talaga natin habang meron tayong exercise bike. Kasi makatulong talaga yun sa kalusugan natin. Mabawasan yung timbang natin dahil dyan. Then kay Jen Meho, sana meron din ako nyan at home. Ayun, so sa kung hindi nyo naman po afford or walang magbibigay ng mga exercise bike, ang gawin nyo na lang, manood kayo ng YouTube yung mga exercise routine, daily routine. Ayun, makatulong din yun para sa'yo. Yan, kay Jen Meho. Kay Sir TJ Ilagan, simula na ng matchong book ito. Hehe, nice book. Mangarap ko din makabili ng ganyan. So soon, makakabili ka din ng ganyan. Exercise bike. Marami namang mura yan. Kaya check-check mo lang lagi sa online. Ayan. Sa mga kakilala mo, baka bibigyan nila yung mga exercise bike nila. Kaya abangan mo sila. Then may new subscriber tayo, si Cosinero. Sabi niya, wow, ayos yan loads. Maganda yan. So thank you sa comment mo. And kay Michelle Aurora, iba talaga pusong Pinoy, very generous. Nice yan for your health. Keep it up, stay healthy. Oh, pusong Pinoy talaga. Mabait talaga yung pamilya ni Paolo Molina. Ayan. Pinimigay na lang yung mga gamit nila. Kaya, kaso maliit lang yung space sa kwarto ko. Kaya hindi ko magawang humingi ng mas marami. Kaya, yung kung may bahay tayo dito, yun yung maganda. Pero yung mga kakilala naman namin, mga ka-workmate namin, marami na silang nahingi. Kasi yung sila may mga bahay sila. Ayan, thank you sa comment mo. And then, sa gusto pa pong magpahabol ng comment, leave a comment lang sa video natin ngayong araw para next vlog natin ay i-greet ko rin kayo, i-shoutout kayo. Kahit anong comment yan, babasahin ko para sa inyo. Maglalaan talaga tayo ng oras para dyan. So, ayun po. Sana po, nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan po yung video ko ngayon, please like naman dyan. Yun nga, leave a comment kung anong gusto nyo ipa-shoutout, ipa-greet. Yan, iwan lang kayo ng message dyan. At saka, subscribe na din kayo pag hindi pa kayo nakasubscribe. Tsaka hit the bell icon. Importante po yung bell icon na naka-bell all po siya para po manonotify kayo parate pag may mga bagong videos ako. Kagaya ngayon, kapag na-upload ko po itong video na to, automatic pag naka-bell all po kayo, mag-pop up po yun sa notification yun sa YouTube. So ayan po. So maaraw ngayon, maganda panahon, and magla-lunch muna kami kasi nagutom talaga. Pero maliit na kain lang naman. So yun, salamat. At abang-abang lang po sa mga next vlog natin. Malapit na po tayo mamonetize. So please watch my videos po and support it. Tsaka yung mga past video ko, kung hindi nyo pa napood yung mga adventure ko doon. So pinuntaan namin yung Kitsilano kanina. So may video din po ako nung pumunta kami dati sa beach adventure namin, yung Kitsilano Beach. And then yung West Coast Express Train, meron din akong video noon nakaraan. So visit nyo po lang din sa video ko. Check nyo lang doon, scroll down nyo lang sa mga videos. So ayun mga box, okay, kain muna kami. Salamat at kita-kits soon.